Hi, and this is Ronald Corpus Official, and welcome to my vlog. And through this content, through this video, ating tatalakayin ang mga bagay na huwag mong gawin sa mga pusa kung nais mong swertihin sa buhay. So ating tatalakayin yan pagkatapos po ng aking maikling intro. So ito yon. Ano-ano nga ba ang mga bagay na hindi dapat natin gawin sa ating mga pusa kung nais nating swertihin sa buhay? So una, ayaw ng mga pusa na ang pakiramdam nila ay nag-iisa sa buhay. So ano lang pwedeng gawin natin para po tayo iswertihin kasama po ang ating mga alagang pusa? Una, ang magiging suggestion ko dito ay bigyan po siya ng attention. So, it's up to you kung ibibigay mo ang oras na buo o isisingit mo. Ang importante doon, hindi maramdaman ng inyong mga alagang pusa na nag-iisa sila. So, pangalawa na mga bagay na hindi dapat natin gawin upang tayo eswertihin sa buhay ay ayaw nila ng maduming paligid kahit naman tayo eh. Ayaw natin na maduming paligid. Kung gusto mo talagang swertihin sa buhay, ay talagang maglinis ka at magiging convenient po ang inyong sarili. Kasi once na malinis po, may mga maginhawa at malinis po ang ating kapaligiran. So, ayaw na mga pusa ng maduming paligid. And pangatlo na mga bagay na hindi dapat natin gawin sa ating mga alagang pusa para tayo iswertihin sa buhay ay ayaw nila ng mga pagkaing panis. Kahit naman ikaw, bigyan ka ng panis eh. Nakakainis yun. So, kailangan natin ibibigyan po sa kanila yung mga masustansyang pagkain. And wag po silang bigyan ng panis na mga pagkain. At wag nyo po silang itratong hayop lang. At hindi lang po sila hayop. So, itrato po natin sila at para po kayo ay swertihin sa buhay. And yung pang-apat, ito yung kailangan nyong matutunan. And kailangan nyo rin malaman. Ayaw talaga ng mga pusa yung agresibong paglalambing sa kanila. Yung bigla mo na lang silang dakmain, bigla mo na lang silang yakapin ng pit. No. It's one thing na it's a big no. It's a one thing na hindi mo pwedeng gawin kung gusto mong umasenso sa buhay. Bakit? Kasi pag once again gawin mo yun yung agresibong paglalambing sa mga pusa, ay kapahamakan ang mangyayari sa'yo, hindi swerte. Dahil once na makagat ka, magpapabakuna ka. Hindi maubos yung pera, magkakabakuna. Dahil maglalabas ka talaga ng pera. Dahil kailangan mong magpapabakuna ng anti-rabies. O di kaya kung or masasaktan ka nila at magkakaroon ka ng sugat. Sino ba naman ang gustong magkaroon ng sugat? Sakit nun. So, yung panglimang mga bagay na hindi dapat gawin sa mga pusa para ikaw ay swertihin sa buhay ay ayaw ng mga pusa na maingay. Hanggat maaari, ibigay niyo po sila ng komportabling lugar na hindi po sila naiingayan. Or kung meron kayong mga kailangan gawin at maiingay, pwede niyo pong ilipat ang inyong mga pusa dahil ayaw nila ng maingay. Gusto nila ng tahimik na kapaligiran kahit tayo ay gusto natin ng hindi magulo. Gusto natin ng tahimik na buhay. At syempre, kailangan po natin maswerte. Syempre tayo gusto natin umangat sa buhay. And ang importante doon kahit ikaw ay umangat sa buhay, wala po kayong inaapakan ibang tao. So, ito yung panghuli na hindi dapat natin gawin sa mga pusa upang ika-espertihin sa buhay ay alam naman natin ito eh, na ang pusa ay ayaw talaga. So, hanggat maari pag nagpapaligyo kayo ng pusa ay huwag niyo po silang ipapad. Huwag niyo po silang tagalin kasi nai-stress ang pusa. And maaari po sila magkasakit dahil
alam natin na ang pusa ay hindi mahilig sa tubig. So, malinis naman ang mga pusa. So, kailangan talaga nilang maligo. Kaya lang, huwag mo siya patagalin. So, yun lang. So, sana meron kayong natutunan for this content, for this video. Once again, this is Ronald Corpus Official na nagsasabing, kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, subscribe ka naman, please. And kung ito po ay nagustuhan nyo, so ibigyan nyo lang po siya ng big thumbs up o i-like nyo lang po ang aking video na to. And kung ito po ay karapat-dapat i-share po natin para po sa kaalaman natin lahat. And mag-leave kayo ng comment about this video kung mayroon kayong additional information about this content. And don't hesitate to leave a comment, any suggestion, opinion for the next vlog. So don't hesitate to leave a comment. And pinaka-importante sa lahat, guys, is huwag niyong kalimutang i-click ang aking notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. So, yun lang and bye-bye.